In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. As the liturgical season draws to a close, the reading still with the last things: death, judgment, reward, and punishment. Jesus is the gospel, in the gospel speaks of the end of the temple of Jerusalem. The end points to yet another, the end of the prison of the present, reality which will be transformed with the Lord's second coming. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
also being devoted to you. For it is full and lasting happiness to serve with constancy the author of that is good. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Malachi. Lo, the day is coming, blazing like an oven, when all the proud and all evildoers will be stubborn. And the day that is coming will set them on fire, leaving them neither root nor branch, says the Lord of hosts. But for you who fear my name, there will arise the Sun of Justice with its healing rays. The word of the Lord. Thanks be to God. Should that one eat.
We hear that some are conducting themselves among you in a disorderly way, by not keeping busy, but minding the business of others. Such people we instruct and urge in the Lord Jesus Christ to work quietly and to eat their own food. The word of the Lord. Thanks be to God. Please arise. Because your redemption is at hand. Some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings. Jesus said, "All that you see here, the days will soon will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he.' The time has come. Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first. But it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nations will rise against nations, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome signs and mighty signs will come from the sky. Before all this happens, however, they will cease and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ay nasa huling linggo ng karaniwang panahon. Tayo po ay narito na sa tatlong huling linggo. Utusin ang pangalawa na to the last. Next Sunday ay Christ the King Sunday. And then ay yung bagong kalendaryo ng liturhika. Bagong kalendaryo ng simbahan. Advent, malapit na uli ang Pasko. Kaya ang mga pagpasa natin ngayon ay tumutukoy, lalong-lalong na unong nakalipas na linggo hanggang sa susunod na linggo ay tumutukoy sa tinatawag nating mga bagay na tumutukoy sa huling panahon. The end of time. Nais natin pagnilay-nilayan ang mga bagay na ito sa limang puntos na maging gabay unawa natin upang tayo ay tunay na makatugon sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Una, tayo na niya ng Diyos na harapin, tawatugunan ang tawag ng katotohanan. Reality check. Nung sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na lahat ang nakikita ninyan, tinitingnan kasi nila yung templo ng Jerusalem, no? Na puno ng mga mamahaling bato. Anong sabi ni Jesus? Ay yan ay gumuho. Walang bato na matitira na nakatayo sa kapwa bato. Ay nabigla ang mga Hudyo sapagat hindi nila akalain na itong templo na ito ay mawawasak. Sila ay nasa alapaap. Sila ay namumuhay sa pagkaunawa na nakalutang sa hangin. So bigla silang pumagsak sa lupa. Magugunaw yan, sabi ng Jesus. May katapusan lahat yan. Kasama na ang templo ng Jerusalem. So isang panyaya, una huwag natin kalimutan na ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagpapaalala sa atin ng katotohanan. At nawa po makita natin na itong pananampalataya na ito ay tinutulungan tayo na makita palagi ang katotohanan. Kasi baka mamaya tayo naging ilusyon na. No? Hindi po ito pananampalataya ng mga ilusyonado. No? Baka akalain ninyo ay susungkitin ninyo ang buwan. Hindi. No? Kinakailangan natin na tugunan ang tawag ng katotohanan. Reality check. Kaya huwag po kayong magalit. Kung pronto tayo, ay pinaalalahanan tayo ng mga bagay na tumutukoy sa katotohanan. Sapagkat ito ay inyong hinahanap eh. Sabi nga ay, alin ba ang totoong istorya? At alin ba yung gawang-gawang istorya? Kasi baka mamaya, masanay tayo na yung gawang-gawang istorya, yun ang mapaniwalaan na totoong istorya. Hindi. Reality check. Pangalawa, huwag kang paloloko. Yun ang amo na pinapahayag ni Jesus, huwag kang paloloko. Sa dami ng nanloloko ngayon, maraming nanloloko. May mga naloko sa pangako ng trabaho. Pagkatapos mo magbayad ng placement fee, kinakasang ka. Maraming naloko sa pag-ibig.
pinangakuan ng kasal, wala nangyari. Maraming nabudol-budol. Pero higit sa lahat, ang panyay ng Yesus ay na huwag kang maloko. Maloko na rin na malayo ka sa Diyos. Na malayo ka kay Kristo. Hindi lang lang po na ikaw ay nag-iba ng pananampalataya. Ngunit halimbawa rin po ay isang magandang halimbawa din ay yung may mga taong maloko na ay huwag ka na magsimba. Magtrabaho ka na lamang. Huwag tumanang tingnan ang Diyos. Tingnan ko na lamang ang pera. Yan ay anong sabi ni Jesus? Huwag kayong sumama sa kanila sapagkat mapapariwara ang inyong buhay. Pangatlo, kalmado. Sa banyayan ay pinahayag sa akin sa banal na kasulatan, mga kahindik-hindik na pamayari, mga digmaan, mga kagutuman, mga malalakas na lindol. Ito ay mangyayari pag-uusig na gawa ng pananampalataya. Ito siguro sabihin natin ay pwede magang maging kalmado ka dyan. Alam nyo, noong nagkaroon po ng threat ng lindol, nausok po yung risk reduction management. At ang kalimitang paalala sa atin sa risk reduction management ay alin, na kinakailangan maging kalmado tayo. Kasi kuminsan, hindi tayo napapahamak gawa ng lindol. Tayo napahamak gawa ng malin. Nasarapta tayo. Hindi natin alam kung ano yung gagawin. Mas higit na napapahamak ang tao kaysa roon sa mismong lindol. Kaya ano sinasabi? Kumalma ka. At maliwanag ko na kung saan sa aming karanasan na yun. Kapag po yung puso natin ay kalmado, nakapag-iisip ang utak. Pero when you have a troubled heart, magulo rin ang iyong isip. Kaya bahagi yun na kung saan ay maging kalmado tayo, hindi sila gawa ng ano. Kasi sabi ni Jesus, no, kahit na ang iyong buhok ay hindi magagalaw. Maging kalmado tayo sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Diyos sa gitna ng anumang sitwasyon na kinabibilangan natin. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangapat, buhay na saksi. Yung panyaya sa atin sa mga banal na kasulatan, ang panyaya sa atin ay tulad ng panyaya rin po sa sulat ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na hindi lamang po pag-iwas sa kasamaan, sa paggawa ng kasamaan. Yung pala niya na ipinahayag doon sa atin sa ikalawang pagbasa, no, sabi ni San Pablo na huwag kayong maging tamad, na huwag pakain ng mga hindi nagtatrabaho. Kasi bakit? Ay hindi na nagtatrabaho, naninira pa ng kapwa-tao. Pero hindi naman yan. Yung panyaya na tayo ay pinapahayag, hindi lamang po sa panahon ng hindi paggawa ng mabuti. Kunit isang panyaya na nawa maging bahagi ng ating pagkilos, hindi lamang po sa panahon ng pag-uusig. Ngunit sa ordinaryo namin po, hindi naman tayo under persecution sa Pilipinas. Wala namang persecuted dito. Pero ano naman, maging buhay na sa kisaan. May Diyos tatlo. Ano yung tatlo? Sa lalong-lalong na ako sa gawain ng kabanalan. Acts of piety. At tulad na rin bawa ng panalangin. Kung tayo ay
dumudulog sa isang panalangin, magdasal tayo. Ano ba? Sa gawain ng kawang-gawa, acts of charity, corporal works of mercy, and spiritual works of mercy. Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. May mga taong nakikita natin ang humingi ng pagkain, bigyan yun ng pagkain. Eh, bahagi yun na kung saan yung katulong. Saan ayaw sa ating kakayanan? Ano ba yung makakayanan natin? At pangatlo, yung acts of penance. Yung pong pagbabayad po para saan maibigay yung hinihingi ng katarungan. Tayo ay sumisigaw ng katarungan. Pero kung marunong ba tayo magbayad ng katarungan sa ating pagkakasala at sa pagkakasala ng daigdig na ito? Marunong ba tayo magbayad po rin? Katulad ng halimbawa ng ano, na may kausap kayo, hindi dumating yung kausap ninyo, and said na maiminit ang ulo ninyo, anong gagawin ninyo? Hindi magbawalis kayo, habang hinihintay ninyo, kaysa masira yung araw ninyo. So habang kayo nagbawalis, ialay ninyo, ito po, Panginoon, inihandog ko po itong pagbawalis ko habang hinihintay ko yung kausap ko na late. Doon sa mga kasalanan ko, sa pagmumura ko sa kapitbahay ko, halimbawa, inihandog ko rin po ito para sa mga taong hindi nila makita yung kasagutan sa kanilang inahanap na katarungan. Ay acts of penance po yun. So ito pong tatlong ito. Acts of piety, acts of charity, and acts of penance. Tayo na niya na rin maging buhay na saksi ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kapag po tayo masanay sa mga bagay na yan, kahit dumating na po yung pag-uusik, hindi po dapat natin katatakot. Bakit? Ay yung paggawa ng kabutihan, second skin na natin. Pangatlo, ito po pangatlo, ito po yung pinakamatindi. Ano ito? Magpasensya. Father, wala na po akong ginawa sa buhay kundi magpasensya. Ay, tama na po yung aking pagkapasensya. Hindi! Ito yung pagpapasensya na walang katapusan. Kinakailangan natin magpasensya na walang katapusan. Kaya siguro hindi namin makita yung forever na inahanap ng iba. Bakit? Walang pasensya. Gusto niyo na makita ang forever? Magpasensya kayo. Hindi lamang po forever na nagpapasensya. Kung makita po natin na sa pamagitan po nito, ipinamamanig sa akin ako, yung term na ginamit po sa akin sa Ebanghelyo natin yung sa araw nito, ay yung ginamit po natin sa Ebanghelyo ngayon, for your sabi ko rin sa rito ay for your perseverance, you will secure your lives. Mas maganda po yung translation ng Tagalog. Sa inyong pagtitiis, makakamit ninyo ang buhay na walang hanggan. So mga kapatid, na hindi ko pa yung pagpapasensya. Father, nagtagal ko na magpapasensya, hindi ko nabago yung kapitbahay ko. Pero mayroong nabago. Sino ko pa talaga nabago? Ikaw. Ano ba nabago sa akin? Ah, di lalo ka nagpapagpapasensya. So may bahagi yun ako nawawag natin kalimutan. Sigurado po. Kapag tayo nagpapasensya, sigurado mayroong magbabago. Nagsisimula po yun doon sa tao mismo nagpapasensya. Lalo-lalo na ngayon na ipinagdiriwang natin at magtatapos na, isasara na natin yung Extraordinary Jubilee Year of Mercy ngayong taong na ito. At magpasalamat po tayo kay Pope Francis sapagkat ipinamamanito niyo sa atin, alin,
na ang awa ng Diyos, yung awa ng Diyos ay isang awa na kung saan ay handa niyang ibigay sa gitna ng kahinaan at kakulangan ng tao. Bakit? Kasi walang hanggan ang kanyang pagpapasensya sa kahinaan at kakulangan ng tao. At ito po naman yung katularan natin. Maging bahagi na kung saan ay tayo rin ay magpasensya ng walang katapusan. So ito pong limang ito. Una, tumugon tayo sa tawag ng katotohanan. Pangalawa, huwag kang paluloko. Pangatlo, kalma. Pangatlo, pang-apat, maging buhay na saksi. Panglima, ang walang katapusan, pagpapasensya.
Please all rise. Pray, brethren, that our sacrifice will be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His church. Grant, O Lord, we pray that what we offer in this sight of your majesty may be obtained for us the grace of being devoted to you, and gain us in the price of everlasting happiness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For you lay the foundation of the world and heaven, arranged for the changing of times and seasons. You have formed man in your own image and set humanity over the whole world in all its wonders. To rule in your name over all, you have made and ever praise you in your mighty works, through Christ our Lord. And so, with all the angels, we praise you, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heavenly earth and full of your glory, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray by sending down your Spirit upon them like the dewfall. They may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and intervened into his passion, he took bread and giving thanks broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one with the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring you to the fullness of charity, together with Francis and Aventura.